Kumusta na kayo mga mahal kong mag-aaral? Narito na naman muli ang Matalas Channel through Sir Absalon at kayo ay aking binabati para sa isa na namang makabuluhang pagtalakay sa mga lesson na may kinalaman sa mga araling pangmatematika. So ano pa ang hinihintay natin? Let's go! Ang lesson natin sa ngayon ay tungkol sa collecting and organizing data. And in the past lesson, we have learned that statistics is very useful, and it allows us to interpret what has happened in the past so that we can predict what is likely to happen in the future and then plan for it. So, paano ba ang mga paraan ng pagkolekta ng mga data na kailangan natin sa ating mga research or presentation or experiment, at paano natin i-organize ito upang sa ganun ay maintindihan ng maayos ang ating mga clientele? Ang tawag natin dito ay tinatawag na data handling. So, para maintindihan natin ng maayos kung ano ba ang data handling, so kailangan nating i-define ang word na ito. So, ano ba ang ibig sabihin ng data handling? So, ito ang kanyang definition. Data handling is gathering and recording information and then presenting it in a way that can be understood easily and used by other people. So, meaning to say, pag maganda yung pagka-organize ng mga data na kinolect natin para sa ating research or presentation, ay madali lang maintindihan ng kahit sino mang tao na nakakabasa o nakakakita sa ating ginawang research or presentation. So, para pas maliwanag, we are going to consider the given data presented in the table above. So, halimbawa, sinurvey mo yung 20 na mga kaibigan mo tungkol sa mga favorite nilang movie. So, we have comedy, action, romance, drama, and sci-fi. And according to the result, we have 4 ang may gusto ng comedy, and then 5 sa action, 6 sa romance, and 1 sa drama, at saka 4 sa sci-fi. So, from the table, present natin siya sa pamagitan ng paggamit ng pie chart. So, from the chart alone or from the pie graph alone, makikita natin kung ilang porsyento ang may gusto ng sci-fi. So, halimbawa, di ba yung sci-fi may 4 na may gusto doon? So, ilang porsyento yun doon sa mga kaibigan mo yun? And that is already 20%. So, maliwanag na sa'yo, at na ipipicture na natin kung ilan ang may gusto ng sci-fi sa lahat ng mga kaibigan mo. Ganon din sa comedy, di ba? Ang comedy, may 4 din na tao na may gusto doon. So, ibig sabihin, 20% din sa mga kaibigan mo ang may gusto ng comedy. Sa action naman, 5 sila. Ibig sabihin, 25% ang sa lahat na kabuuan ng mga kaibigan mo ang may gusto ng action. And then, dun sa romance, may 6 na may gusto doon. And that number will represent 30% of your friend ang may gusto ng romance. And then, dun sa panghuli, dun sa drama, meron lang isa na may gusto nun. At ilang bahagi ng mga kaibigan mo may gusto yan. And one will correspond to 5% of your friend. So, from here, yan ang ibig sabihin ng data handling. Pagtingin pa lang ng kahit sino man na tao sa ginawa natin na presentation, ay naintindihan na kaagad kung ano ang ibig sabihin nito. Maliwanag ba, mga anak? Yes, sir. Good job! So, para mas inspirado si sir na magagawa ng mga bagong videos para sa inyo, mga anak, pwede ba paki-smash na lang yung notification bell, and then like and share, and ang pinaka-importante sa lahat, your subscription. Thank you very much. Let's discuss the data handling cycle. The data handling cycle is represented by the diagram below. It is always start at planning.
Siyempre, you're going to plan for your research. What kind of research you're going to conduct. And then, kapag meron ka ng title of your research, then that's the time that you're going to collect your data. And then, after collecting your data, you're going to classify and organize your data. Just like what we have done in the previous activity. And then, you are going to summarize it or you're going to represent it by a certain way that your audience can understand even at a glance. And then from that, if there are problems once again, then you're going to develop again another type of research which is not tackled in your previous research. And then from that, babalik ka na naman dun sa first step, which is planning a research. And that is the cycle on how to handle a data. Siyempre, ang unahin natin dito ay kung paano natin i-collect yung mga data natin. Pagkatapos ng pagpaplano ng ating research, so kailangan na natin yung data tungkol dun sa research na gusto natin pag-aralan. And then, pagkatapos natin may organize, i-summarize, and analyze. And then, mag-develop tayo ng mga questions tungkol dun sa research natin. So, pagkatapos nun, kagaya ng nasabi ko, mangongolekta na tayo ng data. So, in this part, we're going to discuss the different methods of data collection. So, ang una dito is observation. Pangalawa, interview. And then, pangatlo, questionnaire. And then, pang-apat is database. So, ating tatalakayin ng bawat isa sa mga ito. The first method of collecting data is through observation and measurement. Ano ang ibig sabihin nito? Collecting data using observation or measurement involves looking at something that actually happens and then measuring and recording it. An example of observation is counting the number of cars passing the gate of your school every hour. And an example of measurement is measuring the masses of all the students in your class. So, paghambingin natin kung ano ang observation and measurement. So, dun sa observation, you are going to actually observe what is happening every minute, every second, every day, every year. Yung naibigay dito na example ay yung dumadaan ng mga sasakyan dito sa gate ng ating school. So, halimbawa, in every minute, meron isang dumadaan. So, paano natin mabubuo ang ating conclusion dito? So, ibig sabihin, pag may 2 minuto, 2 yung dumaan. Pag may 3 minuto, so meron na rin 3 dumaan na sasakyan. So, in 60 minutes, so ilan na rin yung dumaan na sasakyan? Siyempre, meron na rin 60 na dumaan sa loob ng 1 minuto. Sa 1 oras, ilan na yon? So, imumultiply mo lang siya kung ilang minutes sa 1 oras, and then that is the number of vehicle na dumaan doon sa gate ng ating school. Another is halimbawa yung metamorphosis ng butterfly. Alam niyo yung butterfly, yung napakagandang nilalang ng Diyos na dumadapo sa mga bulaklak pagdating ng mabulaklak na panahon. Ano yung life cycle nito? Siyempre, magsimula sa egg, and then magiging larvae, and then magiging pupa, and then magiging adult, and then pagkatapos nun ay magiging isang ganap na paru-paro muli. So ganun, i-record mo siya ng paisa-isa kung anong nangyayari sa buhay ng isang paru-paro. So dun sa research natin, ano man yung target natin, pag tayo ay nag-observe, syempre, i-record natin ng paisa-isa kung anong nangyayari dun sa gusto nating i-observe. Sa measurement naman, ang nakabigay dito, naibigay dito na example is measuring the masses of all the students in your class. So, ibig sabihin, titimbangin mo yung mga kaklase mo kung ilang kilo ang bawat isa sa kanila. And then, siyempre, kailangan mo dito ng instrument yung pantimbang. At saka mo isusulat kung ilan ang kanilang timbang sa bawat
kaklase mo. And then another way or another example of this, halimbawa, you are going to measure yung dangkal ng bawat kaklase mo. Ano sa palagay mo or observation sa dangkal ng iyong kaklase? Kapag ito ba ay matangkad, ay mas mababa rin ang kanilang o mas maigsi ang kanilang dangkal. Kapag ito ay maliit, ay mas maliit din ang kanilang dangkal. So makukuha mo yan o magagawa mo yan sa pamamagitan ng actual na pag-measure ng kanilang dangkal, and then i-record mo ito. And then pagkatapos nun, saka mo ma-realize kung anong relationship dun sa kanilang ano, tangkad dun sa sukat ng kanilang dangkal. Ang pangalawang paraan ng pagkuha ng data ay yung tinatawag natin na interview. At ano rin ang interview? An interview usually takes place between two people. One of the people is called the interviewer and the other is the interviewee or respondent. We use interviews when we talk to the respondent directly. So, ibig sabihin, pag gusto natin kumuha ng data sa isang tao, halimbawa, meron tayong guest speaker sa inyong paaralan o sa school natin. And then, syempre, kapag guest speaker, kailangan natin i-introduce ang kanyang background. So, para makuha natin ang kanyang background, syempre, we're going to interview that person. So, kagaya din ng ano, pagkuha ng mga data when we are conducting our research and other types of data that we need in school, and talagang importante yon. So, isang paraan para makakalap tayo ng mga data ay yung tinatawag na interview. Okay ba mga anak? Yes, sir. The third method of collecting data is through questionnaire. And accordingly, a questionnaire is a set of questions given to many people to complete. A questionnaire is useful for getting information for many people as it can be handed out and then collected later and does not need an interviewer. It is the best method of collecting data when you want to ask a large group of people what they think about this unspecific issue. Ang questionnaire ay isang napakahalagang process ng pangongolekta ng mga data, lalong-lalo na kung ang kailangan natin ay yung data na manggagaling sa iba't ibang tao. Kasi ito, pwede na nating ibigay sa kanila ng in advance and then pwede nilang sagutan at their most convenient time. And syempre, hindi na kailangan dito ng mag-interview. Hindi katulad dun sa pangalawang paraan na pag-interview, kailangan mo talagang puntahan yung tao para ikaw mismo magtanong dito. Pero dito sa questionnaire, kapag ka na-develop mo na yung questions mo, and then kompleto na ito, pwede na nating i-float o ibigay sa mga taong gusto natin respondent, and then bigyan na lang natin sa kanila kung anong oras o araw natin kukolektahin yung questionnaire na yun. So, it is already done. Diba? Napakandali. Itong pang-apat ay masasabi ko na ito yung pinakamadaling data na pwede nating mahagilap para sa ating research. Kasi ang database, ito yung mga organized collection of data that someone else has already organized and presented. Databases can be stored on computer or on the internet or presented in publications such as books, newspaper, and magazine. So, ibig sabihin, ito na yung mga ready-made na mga information na nakikita natin o nare-research natin sa internet, o kaya dun sa mga ano, sa library, sa newspapers or magazines. Since na-establish na ang katotohanan ng mga information na ito, so pwede na nating gamitin na karagdagang magpapatotoo or basis natin sa ating research na isinasagawa. At pwede natin gawin ito sa pamamagitan ng tamang pag-cite kung sino man yung
author o yung may-ari ng mga information na ito. Di-apply na natin yung mga iba't ibang paraan ng pag-collect ng data. Yung mga nabanggit kanina, yung doon sa observation or measurement, o kaya ito by interview or by questionnaire or using database. So ito yung situation natin. Amaka wants to answer the following question. Is my baby crying too much? Consider which of the following would be the best method for her to use. Is it number one? Should Amaka interview people one by one to find out the answer to her question? Or number two, should Amaka use a questionnaire to give to a group of people to find the answer to her question? Or should Amaka observe her baby to find the answer to her questions? So, alin sa tatlo na paraan ng pag-collect ng data ang pinaka-epektibo? So, tingnan natin ang solusyon, mga anak. Okay, so, dun ba sa problema ni Amaka ang sagot na pinaka-epektibo ay interview? So, tingnan natin. Ang interview is a formal or informal conversation with another person. Another person might not have an opinion but will not be able to give a definite answer. So, ibig sabihin, hindi yan ang pinaka-the best. Kasi, bakit siya mag-interview ng ibang tao? Eh, hindi naman niya nakakahalubilo o hindi naman siya ang nag-aalaga dun sa kanyang anak. So, ibig sabihin, konti o kaya wala siyang alam tungkol sa nangyayari dun sa kanyang anak. So, therefore, pag-interview ay hindi yun ang pinaka-the best kasi hindi naman niya alam kung ano talaga ang nangyayari dun sa kanyang anak. Step 2. Decide whether Amaka should give a questionnaire to a group of people to find the answer to her question. Okay, a questionnaire has a set of clear questions, usually with the choice of answer that is given to many people. A group of people outside the home would not be able to answer Amaka's question. Like in number one, in having an interview, that is not the best answer. At the same time, a questionnaire is not also the best solution to the problem of Amaka, because it's just the same. In the first situation, if you're going to float the questionnaire to other people or group of people who do not have any idea about the situation of her son, so therefore they cannot give the best answer to her query about the reason why her baby is crying out loud. So therefore, again, number two set of questionnaire is not the best answer to Amaka's problem. And for step three, decide whether Amaka should observe her baby to find the answer to her question. By the way, observation is the best method of collecting data when you need information about the behavior of a certain person. So therefore, this is the best method to find why her son is crying out loud. Because in the first place, she is the one observing or taking care of her baby. So therefore, no one can give the best answer to her query but herself alone. Meaning to say, observation is the best method this time to solve her problem. That ends our lesson for today, and this is Sir Sunny Bugawisan of Matalas Channel. And always remember, in Matalas Channel, we are making mathematics more easy. Bye-bye! See you again next time!